Maari bang mangyari sa Pilipinas yung nangyaring pagbagsak ng Sri Lanka, mga kapatid? Ito, part 1 pa lang yung papanoorin natin mula rito sa channel ni PMC. Ano nga ba nangyari, no, sa Sri Lanka, mga kapatid? At bakit bumagsak ang kanilang ekonomiya? Ito ba'y pwede rin bang mangyari sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa channel ni PMC, o kung subscribers ka na ni PMC, sana ay ganun din po rito sa ating channel, kung saan ay gumagawa tayo ng review reaction video sa ating mga napapanood sa internet. Kaya ano man topic yan, no, sana nakasubscribe ka na rin. At syempre, itong videong to ay hatid sa atin ng The Stuffs. Yan, maraming salamat, The Stuffs, sa pagsuporta rito sa ating channel. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Bansang Sri Lanka, dating humahabol sa kaunlaran. Subalit mula ng salakayan ito ng nakahahawang sakit, tuluyang nalubog sa bilyong-bilyong mga utang. Halos wala ng gasolina, nauubusan ng pagkain, at madalas ang pagputol sa kuryente. Ayon sa mga eksperto, ang problema ay palala ng palala. Peligro na maaring maging paalala sa buong mundo. Paano nga ba nagsimula ang napakalaking suliranin sa bansang Sri Lanka? Sanhi nga ba ng pandemya o dulot ng maling pamamahala? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Yeah! Sri Lanka, Ceylon. Sa ibaba ng bansang India na nasa kaliwa ng China, matatagpuan ang isla ng Sri Lanka. Likas ay yaman ng lugar, marami ang sakahan at palaisdaan na pinagkakakitaan ng mga 21 milyong mamamayan. Katulad ng ibang bansa, nakaranas ang mga taga roon ng mga pag-aalsa, revolusyon at mga civil war na humugis sa kultura at pananaw ng taong bayan. Bago mag-1972, tinawag ang isla na Taprobani ng mga Griego, Serendib sa mga Arabo at Ceylon ng Europa. Mga 1505, sinakop ito ng mga conquistadors. Matapos ang dalawang siglo, hinawakan ito ng Dutch. Mga 1796, kinuha ng Britanya. Tapos, noong mga 1948, nagsarili na ito, pero bilang isang kolonya. At noong taong 1972, naging isang republika at tinawag na Sri Lanka, na nangangahulugang nagniningning na isla. Marami rin palang pinagdaanan ng Sri Lanka, mga kapatid, no? Makulay din ang kanilang history. Gaya din sa ibang bansa, ang pagsasarili ay medyo magulo dahil maraming grupo ang nag-aaway-aaway. Katulad ng mga Sinhalesi na karamihan ay Budista, kung saan marami ang nakatahan sa kalahating itaas ng bansa. Ang mga Tamil na halo-halong Kristiyano at Muslim, na marami ay nasa ibabang kalahati. Bagamat magkalahing Indiano ang dalawang grupo, magkaiba ito ng kultura at paniniwalang politikal. Ano't-ano paman, ang civil war na dulot ng Aryan-Dravidian conflict na nagsimula noong taong 1983, datapos na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Matapos ang ilang dekada ng pag-aaway, maraming Sri Lankans ang nakatanaw ng pag-asa, lalo na ang mga Budista. Dito napasok sa usapan ang pamilyang Rajapaksa. Ang angka ni Don David Rajapaksa ay kilalang mayayaman, mayari ng malalaking lupain at mga plantasyon sa distrito ng Hambantota. Taong 1936, nung naging representative ng teritoryo ang anak ni Don David na si Don Matthew, sinundan ito sa politika ng kanyang kapatid na si Don Alwin Rajapaksa. Sa loob ng tatlong dekada, ang ilang mga Rajapaksa ang pumasok na rin sa mundo ng politika.
Pagsabit ng mga taong 1989, nahalalang isa pang magkapatid na Rajapaksa sa parlamentaryo, sina Mahinda at Chamal. Matapos noon, sumunod na rin ang iba pa ang kaanak. Kasabay ng pagdami ng angkan sa pamahalaan ay ang paglakas ng impluensya nito sa buong isla. Sa kasagsagan ng mga gulo sa Ceylon noong nakaraan, ang pamilyang Rajapaksa ang namamahala sa maraming sangay ng gobyerno. Ginamit ng mga nito ang impluensya ng pamilya upang ipuesto ang kani-kanilang mga anak at apo sa pamahalaan. Mula kay Don David Rajapaksa, ang anak na si Don Matthew ay naging konsehal at si Don Alwin na naging speaker ng parlamentaryo. Ang mga apo naman na si Lakshman na naging miyembro din ng parlamentaryo, si George Rajapaksa na naging health minister, si Nirupama Rajapaksa na naging ministro ng patubig, si Chamal, speaker ng parliament, si Shashindra, chief minister, si Mahinda, minister of defense at naging presidente, si Namal, minister of sports, si Yoshita, chief of staff, si Chandra, sekretarya ng ministro, at marami pang iba. Ito yung literal, no, na political dynasty, mga kapatid, no. Talagang sinakop na ng buong angkan yung pamumuno, no. Bukod sa mga kaanak na inilagay sa pwesto, ilang daang mga kaibigan ang naambunan ng mga katungkulan sa iba't ibang departamento. Ooh. Ayon sa Indian Express, na nung naging presidenteng muli si Mahinda Rajapaksa mula taong 2010 hanggang 2015, magugulat ka kung sasabihin sa iyo na mayroong mga 40 mga Rajapaksa ang nakapwesto sa gobyerno. Grabe! 40 Rajapaksa, mga kapatid, ang nakapwesto. Halos lahat ng posisyon nata kinuha na nila. Parliamentary. Paano bumagsak ang Sri Lanka? Bagamat hindi masama na kamag-anak at mga kaibigan ang binigyan ng matataas na pwesto sa pamahalaan, ang problema nito ay nung masangkot sa korupsyon ng ilan sa kapamilya. Datapot mayroong mga aligasyon na pagtatakpan pa rin ang may mga sala. Hindi magawa ng maayos na investigasyon ang mga nakawan sa gobyerno at sino mang magsalita ng katotohanan laban sa isang Rajapaksa ay natatanggal sa pwesto o minsan ay natatanggal sa ibabaw ng daigdig. Nako! Subalit ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ang katiwalian sa pamahalaan ay hindi na mapalampas ng ilang oposisyon. Sa init ng maraming peligro, unti-unting nagkakalakas loob ang mga manonood. Taong 2015, nagbago ng tono ang taong bayan. Bagamat malakas ang suporta ng mga Budista kay Mahinda Rajapaksa, nagwakas ang termino nito. Ang ulat ng DW na noong taong 2015, naging presidente si Maithripal Sirisena, nagkaroon ng malawakang investigasyon sa mga korupsyon na nasangkot ang pamilya Rajapaksa. Ang balita sa The Guardian na ipinahayag ng mga investigador ng Sri Lanka na itinabi ng mga opisyalis ni Mahinda Rajapaksa ang sobra sa $2 billion sa bangko ng Dubai. Ayon din sa ulat, mayroong mga 10 bilyon ang nawala sa gobyerno na inilipat ng pinuno sa iba't ibang bansa. Ooh. Sa katunayan, ang ulat ng DBS Jayaraj na ipinahayag ng dating presidente sa bansa na si Chandrika Kumaratunga na binigyan ni Mahinda Rajapaksa ng pahintulot ang kanyang mga counselors na kumotong ng hanggang 20% sa mga proyekto ng kanilang departamento. Ooh. Ayon din sa ulat, binigyan ng suhol ng dating Pangulo ang mga investigador ng krimen. Ang sabi sa The Times na inakusahan ang dating presidente na si Mahinda Rajapaksa ng pagnanakaw sa halagang umabot ng $5 billion. Inulat din na ang pera ay inilipat sa ibang bansa. Ngunit ang akusasyon ay pinabulaan na naman ng pamilya. Ito raw ay fake news. Hanggang lumabas ang leak file ng Pandora Papers. Ang listahan ng pangalan ng mga mayayamang elitista at politiko na may bangko sa ibang bansa
kung saan maaaring maglipat ng pera. Marahil hindi ka maniniwala kung sasabihin sa iyo ang balita sa Indian Express na lumabas ang pangalan ng ilan sa mga kamag-anak ng Rajapaksa na mayroong offshore accounts. Nasa listahan ang kanilang mga ari-arian, mga magarang bahay, artworks at pera. Sa gitna ng kahirapan ng bansang Sri Lanka, napagalaman na ang mga namumuno sa bansa ay mga nagiging milyonaryo, habang ang kahirapan ay laganap sa isla. At ang krisis ngayon sa bansa ay posibleng magpabagsak sa ekonomiya na maaaring magdulot ng malawak ang paghihirap ng taong bayan. Noong buwan ng Enero taong 2022, inulat sa The Guardian na wala ng pera ang Sri Lanka. Wala. At malapit na ito sa bankruptcy. Ayon din sa balita, ang krisis ay hindi lamang sa financial, pati na rin humanitarian. Ang malaking problema ay dulot ng maraming dahilan. Kasama dito ang COVID-19, pagkawala ng tourism, gastos ng gobyerno, mga tax cuts, at malaking utang sa China. Mga sunod-sunod na sulirani na hindi nalusutan ng gobyerno dahil sa naubusan ito ng pondo. Bagamat hindi lahat ng pera sa bansa ay ninakaw, marami ang naniniwala na nakasali sa pagbagsak ay ang mismanagement ng pamahalaan. Sa madaling salita, bumagsak ang ekonomiya dahil sa hindi magandang pamamalakad ng mga politiko. Paano kaya winaldas ng gobyerno ang natirang pera ng taong bayan? Sino ang may sala? At sino-sino ang mga kasangkot? Mga malalim na katanungang nararapat lang bigyan ng makabuluhang kasagutan. Antabayanan sa mga susunod na kabanata. Grabe, anong no? Aral lang mapupulot dito? Ang mga kamag-anakan at malalapit na kaibigan ng pamilya Rajapaksa ay nanungkulan ng mahabang panahon. Bagamat hindi masama kung kaanak ang mga nakaupo, basta huwag lang magbubulag-bulagan sa mga mandarambong. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumawak pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan. Alright, mga kapatid, part 1 pa lang yan, no? Ilalagay ko yung link ng video to sa ibaba. Kung gusto nyong panoorin ng buo na walang nagre-reaction, mga kapatid, pwede niyan panoorin ng buo. At syempre, meron na rin tong part 2, panoorin nyo na rin sa channel mismo ni PMC, mga kapatid. No, ito ba'y pwedeng mangyari sa Pilipinas, mga tol? Posible, no? Lalong-lalo na, naaalala ninyo, isang beses, no, nangyari na yan dito sa Pilipinas, mga kapatid. Yung ipinamigay yung ibang ari-arian o ibinenta sa mga kamag-anak, diba? Sa mga pamangkin. Alam nyo na, no, mga kapatid, nangyari na yan dito sa Pilipinas dati. Kung ganyan, ganyan at ganyan ang mangyayari, mga kapatid. Ito mangyayari, no, katulad nung nangyari sa Sri Lanka. Parang pamana ata yung mga position dito. O kaya yung mismong kamag-anak nila naglalagay na lang sa position, eh, kaibigan kita, dito ka sa position na to. Kamag-anak kita, dito ka sa position na to. Pag nagkaroon ng corruption, mga kapatid, syempre, pagtatakpan, kaibigan, kamag-anak, eh, diba? Hindi yung tipong basta hinalal ng taong bayan at pwedeng paalisin kapag hindi epektibo, diba? Pero pwedeng-pwede yan mangyari dito sa ating bansang Pilipinas. Kung ganun nga talaga, kung magiging bulag-bulagan, kung magiging takipan, kung magiging yung mga corruption ng mga kapatid ay hindi talaga maiiwasan. Babagsak at babagsak ang kahit anong bansa, hindi lang ang Pilipinas, mga tol. Kahit anong bansa, basta ganun ang nangyari, no? Corruption talaga. Ano masasabi ninyo dito sa video na pinanood natin? Comment nga kayo sa baba, mga kapatid. At syempre, bago tayo magwakas, konting pag-good vibes ulit, no? Shout out at the same time ay comment dito sa last video na na-upload natin. Shoutout kay Sherwin Quelnan. Yan. Kaso mahal naman ang single sa daanan na yan, kaya konti lang din ang dadaan. Wala pa nga eh. Sana lang libre pa rin dumaan dyan para talagang lahat pwedeng dumaan na parang normal lang tulad sa EDSA ngayon. Alright. Sana nga, no? Sana nga na mura lang din ang daan. Well, yung ano naman kasi, mga tol, eh, yung single naman din kasi na sinisingil sa atin,
para lang mabawi lang din, no, yung perang ginastos ng gobyerno para mabawasan yung traffic natin, eh magagamit pa yun sa ibang proyekto, kaya minsan naniningil sila. Alright? Shoutout din kay Noel Dasa. Yan. Dapat disallowed nila yung yearly distribution ng mga car and motorcycle model. Dapat every 5 years ang labas ng mga models, tapos no parking, no buying of vehicles. Actually, meron na nga ano yan eh. Mga tawag dito, panukalang batas, no, na pwedeng bentahan ng isang bumibili ng sasakyan kapag meron kang parking, no? Kaso hindi nila ma-disallowed kasi yung yearly distribution ng car, mga kapatid, kasi malaki rin yung buwis na binabayad ng mga kumpanya na yan. Di natin maaalis, mga kapatid, malaki rin ang kinikita ng gobyerno dyan. Kaya hindi basta-basta sila pwede maalis, no? Yun lang talaga, kailangan lang talaga na pwede kang bumili ng sasakyan kung meron kang parking. O kaya, sa isang pamilya, dapat meron lang ano, limitations kung ilang sasakyan ang pwedeng ano, ang pwedeng mabili. Kasi mga tol, 'di ba, meron ngang ano, meron ngang color coding, 'di ba? Eh kaso tatlo naman, o dalawa naman 'yung sasakyan, tatlo 'yung sasakyan. So wala ring color coding 'yun, 'di ba? Naibibiyahe pa rin, nasa kalsada pa rin. No, shoutout kay Rolando Ilong. Yan, mas mahirap at sisikip pa rin dahil sa nakasentro lahat sa Maynila. Ang development, ikalat ang malalaking negosyo at pangunahing government establishment ay siguradong mahati ang marami sa iba't ibang lugar. Tama 'yon, no? Tama 'yon. Kaso nga lang, billion-billion din, no, ang gagamitin din syempre para makapag-develop ng isang city o isang lugar. Syempre, de-develop yung city bago magsipagtayo ng building. Kaya aabutin talaga 'yon ng decades. Kaya ang pinakamabilis na solusyon is magdagdag ng kalsada. Pero syempre, hindi pa rin dapat iisang tabi yung idea na yon na i-develop yung isang lugar. Shoutout kay Marlene Olavides. Yan. God is good. PBBM is being protected. He did let the same thing happen with when he ran for VP last time. Alright. Julian Evangelita. Sayang pag hindi natuloy ang proyektong yan. Laking tulong yan pag natuloy. Thanks po. More power po. Trining Lozano, maraming salamat kay PRRD at napakabilis ng biyahe namin Skyway Alabang to Balintawako. Nadaanan ko rin yan. Jaime Macarilay, shout out kay Perez Mario at shout out kay Enrique Catequista. Sabi ni Jaime Macarilay, Lods, inaabangan ng bunso ko ang trademark mo sa ending vids mo ng peace out. Yan, peace out! salamat na Jaime Macarilay. Shoutout din kay Volevert. Yan. Shoutout kay Juke Noy. Huwag na magpa-epekto sa mga makakaliwa. Ituloy na ang proyekto na yan. Shoutout kay Luisito Elihido. Sir, mas traffic pa sa Dubai, lalo na yung parang EDSA nila sa Sheikh Zayed Road. National road nila, kaya nagtayo sila ng metro train sa Sheikh Zayed Road. Ang mga operator train ang mga Pilipino at puro overpass na ubod ng haba paikot. Kasi nandun kami 2006 to 2009, uwian namin 5 PM. Nakakauwi na kami mga 8 PM to 9 PM. Ooh. No, sobrang traffic sa Dubai, pero doon ka makakita ng matitinding sports car, no? Shoutout din kay Noel Oliver at kay Marcelino Arumen Jr. Alright. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan tayo dito sa pinanood natin mula sa channel ni PMC. Ulitin ko, mga kapatid, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick mo na rin ang notification bell at para ma-update ka kapag may bago tayong reaction video next time. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!